Walang KJ sa amin. Lahat ay ready sa kalokohan. Maging si Ethel na babae at may istriktong mga magulang, siya pang nagiging utak sa lahat ng gagawin namin. Kapag siya kasi ang gumawa ng plano, walang sabla yun. Maayos at organisado naming nagagawa hanggang sa matapos. Matapos mapino ang mga uling, nilagyan naman yon ni Ethel ng langis ng nyog. Nakagamit? Dapat nga hubot-hubad ka talaga eh. Swerte mo naman kung gano'n, Ethel. Wala pang babae nakakita sa katawan ko, no? Kadiri ka talaga, Budoy. Hindi ka pa naguhubad, nasusuka na ako sa nai-imagine ko eh. No. Pero wala naman kaming nakikitang nakasunod sa amin. Gayunpaman, pakiramdam ko noon ay nag-iinit ang mga paa ko sa takot. Malagyan at malahimik. Pero kung mas gusto niyo makasama yung mga aso na yun, sige, lumabas kayo. O kayo hahambalusin. Lola, hindi po. Papasok mo kami sa loob. Abay, maigi. Magsipagligo muna kayo. Dahil kahit dito'y naaamoy ko ang amoy ng patay sa inyong tatlo. Pagkatapos ay magsiluhod kayo sa loob, ha? Mga malilintikan talaga kayo sa akin. Nagkatinginan na naman kami. Nga kaming nakaluhod sa harapan ni Lola. Sanay na kami sa disiplina ni Lola Merced. Mga uhugin pa lang kasi kami. Taon-taon na kaming nagbabakasyon doon, lalo na tuwing Semana Santa. Matindi na talaga ang ta... Ay, poke. Okay. Ay, naku, kasi naman yung video-video na yun. Pamagano. Ano yung fake nails? Pwede silang mo si Hiron? Fake nails ni Mama, di man lang umabot sa vehicle eh. Hindi umabot. Tanggal na yung iba? Piraso yun na tinanggano ko eh. Nandito sa may ano. Pinalik mo lang naman yung pagkadatong. Yung blue. Eh, sakto may dala siyang blue. Wala pa, hindi pa different.